Unsahon pagtigum og kwarta as a student, no? So kung ikaw estudyante ka, this video is definitely for you. And kasagaran magud sa mga estudyante karon ganahan po sila makatigum og kwarta para makapalit po sila mga butang na gusto nila. And it's also like a preparation for them when they graduate tapos magiging or mangita na sila trabaho for their employment years, okay? So, if you're kung porsigido ka na magkaroon kag savings as a student, this is what I did before and this is one of the things that you can also do, no? Depende gyapon na sa imuha kung ganahan mo ka. All right? So, as a student, it is a privilege or dako na kayo grasya na makuha na to inig ang imuhang parents kay ginatagaan kag allowance, di ba? On a weekly basis. Let's say for example, kung 5 days ka nakaskwela sa isa ka adlaw, high school student baka, ay sa isa ka semana, high school student baka or kay college ka, let's say gitagaan ka og 100 pesos per day. Di ba? So that's 500 and in a month na kay madawat na 2000 as your monthly allowance, okay? So not all student na inana na iuban sa inyoha na mas gamay, na iuban sa inyoha na mas dako. Okay, so let's just say na inana imong dating. Ang pinaka first thing ako ginabuhat sa unang is ginagpadaplin jud ko kwarta kung pila lang akong idala sa eskwelahan kada adlaw. Okay, so let's say kung 100 pesos mag-allocate ko ang 50, itago na ako, ibilin ba na ako sa balay, i-deposit ba na ako sa banko, or itago ba na ako sa kualkansya, depende. Pagkahuman, ang 50 pesos maulang na akong ibutang sa kumpitaka. Why? The main reason nganong inana akong strategy is because kabalo magud ko na kung 50 lang laman sa ang unod sa akong pitaka ba. It will force me to strategize kung unsaon ako pag-budget sa akong pamasahe sa 50 pesos, di ba? So for example, sa una sa GFC dito mamay nagkaon sa una no katong college days pa namo, ang isa ka manok ug isa ka kanon, that's 26 pesos. Okay, 26 pesos. Dungagan ni mong soft drinks na tag-G's, mahulog 36. Tapos mo pamasahe ko, pauli, kaya ginahatod na ko sa akong mama dito sa skwilahan, pagbuntag, pero pauli, ako na bahala. So technically, ang budget yun na igo-igo lang kada adlaw is nasa 50 pesos kada adlaw. Okay, 50 pesos kada adlaw, that's enough. So at least, ang katong 50 na extra na naasa kung gitago na ko dito, that's savings automatically for us. Okay, for me, rather. Okay? So, now, that's what I did. Depende na sa imo kung gusto ka. Now, kung dili nimo kaya 50%, depende. Ang another thing that you can do, which is a second step, is you have to write down your expenses. Basig, ang ako ang way of doing it before is not practical sa imo ha. So, kinahanglan, kabalo usa ka kung pila jud imo ang kinahanglan na expenses. What if wala kay baon? Diba? Dili ka ginatagaan og baon. Pagkauman ang cafeteria ni ang inyuhang canteen di ay kay medyo mahal-mahal. So kailangan nimo i-adjust pud ang imuhang idala na kwarta dito sa imuhang pitaka para kailangan makakaon mapug ka, of course, right? Question. Kung ikaw estudyante ka, no? What are your tactics? Unsa imong mga strategy na imong ginahimo para naa kay matigom na kwarta? Let us know in the comment section.